Mapagpalang pagdating sa entrepreneurship video on the identification on the elements of the statement of comprehensive income. Ang video na ito ay idinisenyo upang bigyan ka ng masaya at makabuluhang mga pagkakataon para gabayan at magkaroon ng malayang pag-aaral sa sarili mong bilis at oras. Mapapagana mong iproseso ang mga nilalaman ng material sa pag-aaral habang ikaw ay aktibong nag-aaral. Ito ang Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Statement of Comprehensive Income site, also known as the Income Statement, contains the results of the company's operations for a specific period, which is called net income if it is a net positive result, while a net loss if it is a net negative result. This can be prepared for a month, a quarter, or a year. Statement of Comprehensive Income site, kilala rin bilang Income Statement, naglalaman ng mga resulta ng mga operasyon ng kumpanya para sa isang tiyak na panahon na tinatawag na netong kita kung ito ay isang netong positibong resulta, habang ang isang netong pagkalugi kung ito ay isang netong negatibong resulta. Maaari itong ihanda para sa isang buwan, isang quarter, o isang taon. The income statement, sometimes called the profit and loss statement, is the financial record which summarizes the activities of a business over a while. It reports the revenues of the business and the expenses incurred in obtaining the revenues, and it shows the profit or loss resulting from these activities. The income statement complements the balance sheet. Both reports are necessary for a full understanding of the operation of the business. Ang income statement, kung minsan ay tinatawag na profit and loss statement, ay ang financial record na nagbubuod sa mga aktibidad ng isang negosyo sa loob ng ilang sandali. Iniuulat nito ang mga kita ng negosyo at ang mga gastos na natamo sa pagkuha ng mga kita, at ipinapakita nito ang tubo o pagkawala na nagre-resulta mula sa mga aktibidad na ito. Ang pahayag ng kita ay umaakma sa balanse. Ang parehong mga ulat ay kinakailangan para sa isang ganap na pag-unawa sa pagpapatakbo ng negosyo. Happy Selling Company. Statement of Comprehensive Income. For the year ended December 31st, 2016. This is part of the heading. Net sales. Less revenue. Gross profit. This is part of the revenues. General and administrative expenses. Salaries expense. Rent expense. Depreciation expense. Utility expense. Miscellaneous expense. Selling expenses. Salaries expense. Depreciation expense. Utility expense. This part of the expenses. Net income. This is part of the net income. Formula for income statement: revenue expenses katumbas net income loss, amount of money that is left. Formula para sa pahayag ng kita: kita mga gastos katumbas netong kita pagkawala, halaga ng pera na natitira. A. Heading includes the name of the company, the name of the statement, and the date of preparation. Kasama sa heading ang pangalan ng kumpanya, ang pangalan ng pahayag, at petsa ng paghahanda. B. Sample statement of comprehensive income, refer to the one on the previous slide. Sample statement of comprehensive income, sumangguni sa isa sa nakaraang slide. I. First part is revenues. This is the total amount of revenue that the company was able to generate from providing services to customers. Nang unang bahagi ay mga kita, ito ang kabuuang halaga ng kita na nagawa ng kumpanya mula sa pagbibigay ng mga serbisyo sa mga customer. E. Second part is expenses. Ang pangalawang bahagi ay ang mga gastos. II. Revenues fewer expenses equals net income for a positive result and net loss for a negative result. Ang mga kita na mas kaunting gastos ay katumbas ng netong kita para sa isang positibong resulta, at netong pagkawala para sa isang negatibong resulta. The following categories are found in most income statements: revenue, sales, cost of goods sold, gross profit margin, operating expenses, direct expenses, indirect expenses, net profit. Revenue is the income that a business has from its normal business activities, usually from the sale of goods and services to customers. Revenue is also referred to as sales or turnover.
Some companies receive revenue from interest, royalties, or other fees. Ang kita ay ang kita ng isang negosyo mula sa mga normal na aktibidad ng negosyo nito, kadalasan mula sa pagbebenta ng mga kalakal at serbisyo sa mga customer. Ang kita ay tinutukoy din bilang mga benta o turnover. Ang ilang kumpanya ay tumatanggap ng kita mula sa interest, royalty, o iba pang bayarin. What is revenue? Sales. The major activity of most businesses is the sale of products and services, and the bulk of revenue comes from sales. In recording sales, the figure used is net sales, that is sales after discounts, allowances, and returned goods have been accounted for. Ang pagbebenta, ang pangunahing aktibidad ng karamihan sa mga negosyo ay ang pagbebenta ng mga produkto at serbisyo, at ang bulto ng kita ay mula sa mga benta. Sa pagtatala ng mga benta, ang ginamit na bilang ay netong benta. Iyon ay ang mga benta pagkatapos ng mga diskwento, allowance, at ibinalik ng mga kalakal ay naitala. What is your understanding about sales? Cost of goods sold. An important item in calculating profit or loss is the cost of goods that the business has sold. This item is difficult to calculate accurately. Since the goods sold come from inventory, and since the business may have bought parts of its inventory at several prices, it is hard to determine exactly the cost of the particular part of the inventory that was sold. Ang halaga ng mga kalakal na naibenta ay isang mahalagang bagay sa pagkalkula ng kita, o pagkawala ay ang halaga ng mga kalakal na naibenta ng negosyo. Ang item na ito ay mahirap kalkulahin ng tumpak. Dahil ang mga produktong ibinebenta ay nagmumula sa inventaryo, at dahil ang negosyo ay maaaring bumili ng mga bahagi ng inventaryo nito sa ilang presyo, mahirap matukoy ng eksakto ang halaga ng partikular na bahagi ng inventaryo na nabili. Give an example of cost of goods sold. Gross profit margin. The difference between sales and cost of goods sold is called the gross profit margin. This item is often expressed as a percentage of sales as well as in peso figures. The gross profit percentage is a very significant figure because it indicates what the average markup is on the merchandise sold. Gross profit margin. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga benta at halaga ng mga kalakal na ibinebenta ay tinatawag na gross profit margin. Ang item na ito ay madalas na ipinahayag bilang 1% ng mga benta, gayon din sa piso figure. Ang porsyento ng kabuuang kita ay isang napakamakabuluhang figure dahil ito ay nagpapahiwatig kung ano ang average na markup sa mga paninda na nabili. How to compute for the gross profit margin? Operating expenses. There are other costs of running a business besides the cost of goods sold. The cost is called operating expenses. Some typical operating expenses are salaries and wages, electricity, depreciation, rent, administrative expense, supplies, bad debts, advertising, and interest payments. Ang mga gasto sa pagpapatakbo ay may iba pang mga gasto sa pagpapatakbo ng isang negosyo bukod sa halaga ng mga kalakal na nabili. Ang gastos ay tinatawag na mga gastos sa pagpapatakbo. Ang ilang karaniwang gastusin sa pagpapatakbo ay mga sweldo at sahod, kuryente, depreciation, upa, administratibong gastos, mga supply, masamang utang, advertising, at pagbabayad ng interes. Most of these payments are self-explanatory, but there are few that merit further comment. The most important thing about expenses is to be sure to include all of the expenses that the business incurs. This does not only help you get a more accurate picture of the operation, but it allows you to take full advantage of the tax deductions that legitimate expenses offer. Karamihan sa mga pagbabayad na ito ay malinaw sa sarili, ngunit may iilan na karapat-dapat ng karagdagang komento. Ang pinakamahalagang bagay tungkol sa mga gastos ay siguraduhing isama ang lahat ng mga gastos na naipon ng negosyo. Hindi lamang ito nakakatulong sa iyo na makakuha ng mas tumpak na larawan ng operasyon, nagbibigay daan ito sa iyo na lubos na mapakinabangan ang mga bawas sa buwis na inaalok ng mga lehitimong gastos. What is operating expenses based on your understanding? Direct expenses is an expense incurred that varies directly with changes in the volume of a cost object. A cost object is any item for which you are measuring expenses, such as products, product lines, services, sales regions, employees, and customers. The materials used to construct a product for sale. The cost of the freight needed to transport goods to and from a manufacturing facility, the labor incurred to produce are billable to a client, labor and payroll taxes paid based on the number of units produced, production materials consumed during the manufacture of goods, the commission and payroll taxes related to the sale of goods or services. Ang mga direktang gastos ay isang gastos na natamo na direktang nag-iiba sa mga pagbabago sa dami ng isang bagay sa gastos.
Ang cost object ay anumang item kung saan mo sinusukat ang mga gastos, gaya ng mga produkto, linya ng produkto, serbisyo, rehiyon ng pagbebenta, empleyado, at customer. Ang mga materyales na ginamit sa paggawa ng isang produkto para sa pagbebenta. Ang halaga ng kargamento na kailangan upang maghatid ng mga kalakal papunta at mula sa isang pasilidad sa pagmamanupaktura, ang paggawa na natamo upang makagawa ng mga oras na masisingil sa isang kliyente, mga buwis sa paggawa at sweldo na binabayaran batay sa bilang ng mga unit na ginawa, mga materyales sa produksyon na natupok sa paggawa ng mga kalakal. Ang mga buwis sa komisyon at payroll na may kaugnayan sa pagbebenta ng mga produkto o serbisyo. Give an example of direct expense. There are many more types of expenses that are not direct. They are called indirect expenses because they do not vary with changes in the volume of a cost object. Examples of indirect expenses are facility rent, salaried compensation, secretarial wages, depreciation, and amortization, research and development. Marami pang mga uri ng mga gastos na hindi direkta. Ang mga ito ay tinatawag na hindi direktang mga gastos dahil hindi sila nag-iiba sa mga pagbabago sa dami ng isang bagay na gastos. Ang mga halimbawa ng dituwirang mga gastos ay rente sa pasilidad, kabayaran sa sweldo, sahod sa secretarial, depreciation, at amortization, pananaliksik at pagpapaunlad. What are the samples of indirect expense? Net profit is when operating expenses are subtracted from gross profit, the remainder is net profit. If the business receives revenue from sources other than sales, such as rents, dividends on securities, or interest on money loaned, it is added to profit at this point. Ang net profit ay kapag ang mga gastos sa pagpapatakbo ay ibinawa sa kabuoang kita, ang natitira ay netong kita. Kung ang negosyo ay tumatanggap ng kita mula sa mga pinagmumulan maliban sa mga benta, tulad ng mga rente, mga dividendo sa mga securities, o interest sa perang ipinahiram, ito ay idaragdag sa kita sa puntong ito. What is the formula to get the net profit or net loss? I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13.